Yo bendijo sa pirada, pirada. Bendijo. Issue ngayon. Bibirahin. Pupurihin. Hihimayin. Dito sa pirada, pirada. Bendijo. Follow up report ito, mga kaibigan, tungkol sa ating ifinal na exclusive report kahapon sa Pasig, kung saan 6 years old na batang babae ang namatay matapos hawaan po ng STD hanggang nagka-infeksyon. At ang ito na pinag-iinalaan na baka may foul play din dahil namatay din ang kanyang 4 na taong gulang na bunsong kapatid. Ang suspect, mga kaibigan, tsuhin ang mga biktima, 17 taong gulang na lalaki na ngayon ay nakakulog na sa Bayaruga sa Pasig City. Panorin natin ito. Alapasintabi po sa mga manonood, sensitibo po ang susunod naming balita. Kalunos-lunos ang sinapit ng 6 na taong gulang na bata sa Pasig matapos siyang gahasain ng sarili niyang tiyoy na minor de edad din. Ang biktima namatay matapos magkaroon ng sexual transmitted disease o STD. Ang mas masakla pa, pati ang bunsong kapatid ng biktima, hinihinalang nilason naman ng suspect. Ang buong detalye sa ulat ni PTV News Anchor Aljo Bendijo, exclusive. Halos gumuho ang mundo ng isang OFW mula Malaysia. Nasa loob na ng mga kabaong ang 6 na taong gulang na anak na babae at bunsong anak niyang lalaki na 4 na taong gulang. Hinalay kasi at hinawaan pa ng STD, kaya't namatay ang anak na babae habang pinag-iinala ang nilaso naman ang bunso nitong umano'y saksi sa krimen. Ang suspect na 17 taong gulang ay kapatid ng ina ng mga biktima. Hinala ng pamilya ng mga biktima, di lang isa, kundi makailang ulit ginagahasa ang batang babae sa loob ng bahay sa pinagbuhatan, Pasig City. At nang malamang nagsusumbong ang batang babae sa kanyang kapatid, pinatay na rin ito ng suspect. Yun lang din po yung ano ko, siguro po may alam din po yung bunso ko po eh. Yun po kasi yung pagkakasabi. Makonsensya na lang po sana. Umano na lang po sana siya kung umano naman din siya sa amin. Batay sa medical report, septic shock due to pediatric community pneumonia at sexually transmitted disease ang sanhi ng pagkamatay ng batang babae. Habang multi-organ dysfunction syndrome due to multi-system inflammatory syndrome ang ikinamatay ng bunso niyang kapatid. Pagkalulong sa illegal na droga ang tinitingnang anggulo ngayon o motibo ng otoridad maging ng kapamilya kung bakit nagawa ng 17 taong gulang na suspect ang karumal-dumal na krimen sa mismong mga pamangkin pa niya. Na-record pa sa cellphone ang huling sinabi ng batang babae bago namatay at itinurong ang tiyuhin niya ang humalay sa kanya. Bakit? Anong ginawa sa'yo? Tapos? Tapos nagkaganto. Siya? Nakakulong ngayon sa Bahay Aruga sa Pasig City ang suspect. Sumisigaw ngayon ng hustisya ang ina ng mga bata at ang kanyang kinakasama sa paniwalang di nag-iisa ang suspect. Sana naman po, bigyan niya ng hustisya kung sino man yung gumawa. Kung tsuhin ko man, makonsensya naman sana siya. Nananawagan po ako sa kanya kung may ginawa man talaga niya yan. Bigyan mo naman ng hustisya na po ko. Para na lang mahawak ka nalang sa pamangkin mo, ay sapo mo. Kung ikaw man talaga at may gawa nuloy, parang awa mo. Patuloy namang iniimbestiga ng Pasig PNP ang krimen. Para sa Ulat Bayan, Aljo Bendijo. Yan ating telepono, ang ina ng mga biktima. Magandang araw sa iyo. Magandang araw po, sir. Opo, sige. Hindi lang natin babanggitin ang iyong pangalan, ha? Dahil ongoing pang investigation para makatulong tayo sa PNP. May binabanggit yung nanay ng iyong kinakasama na Nonoy. Opo. Sino ba yung Nonoy? Opo. Opo, tsuhin po yun ang asawa ko po. Kapatid Opo. Niya po yun. Okay. Tapos yung bunso ko po yung nagsabi po sa akin noon. Na? Kasi po, yung bunso ko po, sabi na kasi ng bunso ko, may sabi niya, mama, pinapakain po si ate ng itlog maalat. Ayaw ata ni ate kumain. Tapos niyakap daw po.
Yun po, pati din po kasi video call po, yun hindi ko lang po talaga na-record po. Yun po talaga yung mali ko kasi nasa ibang bansa po ako. Nung kumbaga, pagka namatay na po yung bunso ko, yun tinanong po kasi siya, siguro po na-pressure din po. Kaya din, siguro di kinaya din na po ng anak ko na bunso. Kaya okay. Po siguro siya. So, alias Nonoy yun, no? Nonoy, hindi lang tayo magbabanggit ng apelido. Security guard yun. Tama ba? Security guard. Ang sabi sa akin, ang asawa mo, gumagamit din yun ng droga. Opo, sir. Okay. So, yun ay isa din sa inyong tinitingnang salarin sa pagkamatay muna sa iyong anak na 6 years old. Tama ba? Opo, sir. Bakit mo nasabi yan? Kasi po sir, ha, ganito po yun. Nang ibang bansa na po ako ng 2 taon, sir. Wala naman pong nangyari yun. Okay. Ngayon, tumira po siya sa bahay namin, sir. Halos 2 buwan, sir. Okay. Nagkagano na po yung mga anak ko, sir. Okay. Napakaano naman po, yun lang po talaga. Naiwan ko nga po sila nung maliliit pa lang. Ngayon, hindi pa nakapagsalita. Ba't ngayon po nangyari? Oh. Sabi ko nga po eh, kasi siyempre po, sinabi din po ng anak ko na yung tituan niya. Oh. Kaya sinabihan po yung nanay ko po, ma, ano mo po, kaya po, diniretso na po, pinatake over ko na sa DSWD kaysa mapatay din po yung kapatid ko sa asawa ko. Siyempre, tatay siya. Okay. Kaya po, ganun po. Oh, inano po, tinake over na po agad namin sa DSWD. Okay. So, nagsalita kasi may audio recording. Na-record yung audio na... kinausap yung anak mo bago namatay. Anak ko, ma'am. Opo, sir. Bago po nagsalita po, di ba nag-audio record po, pinasa nila sa akin. Tapos tumawag po ako agad sa anak ko kasi nasa lobby pa po sila ng hospital. Okay. Kaya po sabi ko nga, sige na, ikukulong natin yung anak, ha. Isusumbong po natin kay lola niya, yung sa mama ko po. Isusumbong po siya kay mamita mo. Sabi ko nang ganun sa kanya. Kasi bad yung ginawa ni tituan mo. Hmm. Ganun po. Okay. Kasi din... yun din po yung inaano ko kasi kung baga po kung kapatid ko man po wala na po kasi ando na ma'am na po eh nakakulong na po ang inaano ko lang yung chewing din niya po kasi parang nakakapagtaka naman po di ba na simula nung dumating nagkaganyan na po yung mga anak ko yung mga bata nga sino bang sa record natin namatay ang panganay mo anong petsa yon? 2. Si bunso? 4. 2 and 4. So halos magkasabay lang talaga. Oo, opo. Dahil yun ang tinitingnan natin. Baka may ginawa din doon sa 4 na taong gulang mong anak. Yun lang din po. Kasi po, yun din po kasi yung ano ng doktor. Oh. Yun po, di po rin nawawala din po yun. Kung ano. Oo, wala kasi, na din po ano doon, yung mga suspect. Nakakulong na yung kapatid ko. Oh. Lumayo na din po. Nung time na yun na nagkasakit na po yung anak ko, hindi na rin po umuwi doon sa bahay yung tsuhi ng asawa ko. Okay. May impormasyon ba kaya kung kayo kung nasa na yung si alias Nonoy? Ay, andun naman po dun sa isa niyang kapatid. Kapatid niya po, nandun po sa Taytay. Okay. Okay. Ma'am, ha? Nandito na si Lieutenant Marie Perbala, ang OIC ng Children's and Women's Protection Desk ng Pasig PNP. Lieutenant Bala, magandang hapon po. Lieutenant Bala, good afternoon. Hello sir, good afternoon din po. Opo, nandito po yung ina ng mga batang namatay. Hindi na lang natin papangalanan dahil ongoing pang investigation dito, Tiniente. So far, kamusta na po ang isinasagawa ninyong investigation sa pagkamatay po ng 2 bata? So far po, nakapag-file na po kami ng case against dun po dun sa minor sa CICL at saka po dun sa isang at-large. Opo. At patuloy po at tutuloy pa rin po namin ng pag-iimbestiga. At patunayan po, pupunta po kami sa bahay po nila para po magsagawa ng follow-up at saka po dun sa hospital po. Opo. So at-large, sino po yung at-large? Yung alias Nonoy? Si Rodolfo Manangat po. Rodolfo, pwede na ba tayong pwede na bang bagatin yung pangalan natin niyente? Okay lang? Okay lang po. Sige, si Rodolfo Manangat. Okay. Okay. Batay sa salaysay ng ina ng biktima, ano po ang posibleng involvement ni Rodolfo dito sa kasong ito? Ang nagbigay po ng salaysay diyan ay yung pong kapatid ng batay ng biktima. Okay.
accordingly po, after Liza Rose Almodovar, yung pong sahib, ay siya po ay may previous incident na siya po ay na-abuse, no, ano, pinagtangkaan na abusuhin ng suhin niya. Sino po? Ito pong Mirabel po, Manangat. Opo, sino po ang in-attempt niyang abusuhin? Ito nga pong si Laika Rose, yung witness natin na, na kapatid po, maligsahin po ng biktima. Ilang taon yun si Laika Rose? Si Laika Rose po ay 27 years old. O hindi din siya nagsampa ng kaso? Hindi po siya nagsampa ng kaso, sinasabi din po namin na kinukumbinsin namin din siya na magsampa siya para sa kanya pong sarili. So ito pala talaga, may mga record na, may mga pagkakataon na talaga na nag-attempt itong abusuhing sexual itong si Laika Rose. Though malamang ito din ay may kinalaman sa pang-abuso ng bata, 6 years old. Opo, according din po kay Laika Rose, simula po nang tumira yung suspect, yung ating alleged, doon na napansin na laging nakasara yung bahay ng biktima. Oo. At doon na rin nag-start na magkaroon ng sakit yung biktima. Nako. Oh, meron pong audio record, no? Ni-record sa cellphone. Opo. Si yung 6 years old na namatay na paslet. Na tinuturo Opo. Naman ng kanyang tiyuhin, yung 17 years Opo. Old. Actually, sinalad na rin po namin yan, sir, sa amin sa pagpapail po ng kaso as evidence at ang court, ayun yung tilabit po namin, sir, ang decision ng court kung ipapasubject din po yan sa test dahil nga audio lang po din yung conversation na na-record nila. Okay. Ano naman ang anggulong nakikita ninyo dahil kahapon nag-usap na po tayo, ma'am, ongoing pang investigation. At sinabi naman po ng ina, tinitingnan din nila yung anggulo na baka talaga may foul play ang pagkamata ng bunso niya. Dahil halos magkasunod po silang namatay eh. Actually, sir, based na rin yung initial interview namin din sa lola ng bata during dito nung kinukuha na ng statement is may sakit na po si Nognog. Okay. Sabi nga namin, kung pwede, kasi sir, December 1 is na turnover ko na yung minor dun sa DSWD. Opo. Kaya parang, tapos sabi po namin, kung pwedeng madala dito si Nognog para makuhanan din namin ng salaysay, according dun sa lola is 2 days nang may sakit yung bata at nagsuka. Oh, yun na nga tinitinan ang sabi ng ina kasi dumating daw sa buhay nila itong si Nonoy, itong alias Nonoy, sunod-sunod na ang mga tawag nito, nagkakasakit na yung kanya mga anak. Yan na, lumabas. Opo. Kaya nga po, patuloy po kaming magkakandak ng investigation sa yung para po ma-establish natin kung ano po ba talaga yung iba pang angulo dito sa insidente dun sa pagkakaroon ng sakit ng mga bata. Ano pong may tutulong natin ngayon dito sa pamilya? Ito pong naiwang pamilya ng dalawang bata. Pwede na ba nating pangalanan yung ina, Lieutenant? Huwag muna. Huwag po muna. Huwag mo na lang. O sige, nakikinig ngayon yung ina. Opo, sige. Ma'am, nandiyan na po si Teniente Bala. Ano pong nais niyo itanong? Ma'am, pwede po ba akong sumadya po sa inyo dyan, ma'am? Kasi gusto ko po talaga ako yung mag-unan sa kaso po ng anak ko, ma'am. Kasi mahirap po eh. Ayaw po. Malugod po namin kayong hihintayin. At talaga po na kayo po talaga din ang inaasahan namin at sasadyain po din po talaga namin po kayo para po sa ayos po na pag-iimbestiga. Nagbilin din po kami dati doon sa inyong Viena na kung darating po kayo abisuhan po kami para po personal din po namin kayong makausap. Sige ma'am, feeling po akong kausapin niyo ako ma'am kahit puntahan niyo po ako agad ngayon ma'am. Opo. Hintayin niyo lang po kami dyan sa inyo at pupunta po kami. Ano po ang tulong ang pwede natin maibigay sa kanila, Teniente? Dito po kasi nakaburo yung anak ko ma'am. Opo. Sir, lahat po ng tulong na kailangan ibigay po sa kanila ay gagawin po namin. Mm-hmm. Ma'am, ang ina ng mga biktima, may naitulong na ba sa inyo ang lokal na pamana ng Pasig, si Mayor Bico, sa pagpapalibeng?
Meron naman po, nabigay naman po sa amin ng libreng kabaong po. Ang akin lang po sana ilalapit po yung bill po namin dun sa bunso ko po na nasa Medical City, sir. Magkano yun? Po talaga, nanawagan po talaga ako sa inyo na ang dami ko po pa talagang bayarin sa bunso ko. E magkano yun? Ilapit natin kay Senador Bongo? May number ka ba? Magkano yun? Nasa kulang-kulang 300,000 po, sir. Nandun naman po sa post ko sa Facebook po yung billing po talaga ng bunso ko, sir. O sige, i-contact natin sa Malasakit Center kung pwede natin mailapit yan. O sige. Okay, sige. Lieutenant, aminsahin na lang po. Sabi po, dito sa Women's Desk, bilang po dito sa may hawak ng kaso, wag po mag-alala yung mother. Opo. Gagawin po namin ang lahat para po lumabas yung katotohanan at hindi po natin pababayaan na yung kaso ng kanyang anak. Opo. Sige, maraming salamat po. Teniente Marie Perbala, OIC na Children's and Women's Protection Desk ng Pasig PNP. Magandang hapon po, ma'am. Maraming salamat po, teniente. Magandang hapon din po. Salamat din po uli. Okay. Ma'am, sandali lang, ma'am, ha. Tawagan natin ang Malasakit Center. F, may finorward akong number sa iyo. Pwede nating tawagan yan. Baka makatulong. Anong ospital yan, ma'am? Medical City po, sir. Yung si 6 years old mong anak, na okay na lahat yon sa ospital? Okay naman na po lahat, sir. Okay na po lahat sa QC po kasi yun. Yung bunso ko lang po talaga, sir. Oh, goodness. Oh. Sige, try natin tawagan to. Baka sumagot, ha? Ang opisina ito ng Malasakit Center. Baka pwedeng sumangguni kayo sa kanila. Manawagan ka, ha? Okay, opo. So, kailan ba libing? Sa 15 po, sir. Sa Martes po. Okay, sige. Opo. So, kung pupunta dyan yung police, makipag-cooperate na lang din kayo, ha? Para mabilis yung investigation. Salamat po, sir. Alright, habang... maraming salamat po talaga, sir. O, sige, habang... Sana naman ay sasagot ang opisina ng Malasakit Center. F, nakuha mo? Standby ka lang, ha? Oh, wag mo na ibababa telepono habang inantay natin yung tawag ng opisina ni Senador Bongo. Oh, sandali lang, ha. Magbabalik tayo, sandali lang. Wag kang alis diyan, sandali lang. Sa Pirada. Pirada. Dito. Dito Arj. Astig. Han, doon naman tayo sa